Mga kabayan, kumusta po kayo? Ngayon pong araw na to ay magre-repair po kami ng transmission at bubuksan po namin dahil po may problema po yon sa forward at reverse. So, tara po, samahan nyo po ako sa pagbukas ng transmission. At bago ko pala makalimutan po, napansin ko po yung screen ng video ko ay lumiit. So, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo at hindi ko napansin na maliit pala yung screen sa video ko. Kaya pasensya na po at sa susunod ay ayusin ko dahil hindi ko na po pwedeng ulitin pa yung video kasi nakaayos na po yun. So ayun po, pasensya na rin po at medyo maingay po dito sa workshop kasi gumagawa po kami dito ng forklift. Ngayon po at simulan po na natin. Ito na po yung transmission na may problema at ito po yung transmission po namin ay medyo mabigat po lang po. Kailangan na may magbubuhat itong takip ng transmission. Ayan po at nabuksan namin yung transmission at i-dismantle po namin bawat isa yung forward at reverse ng disc nito. So ayun at nakita nyo nakabukas na at ang bubuksan namin ngayon ay yung mga disc ng forward at reverse. So, ayun po at chichikapin po namin yung pinaka disc niya kung upod na ba o ubos na. So ito pong nasa harapan ko, ito pong dalawang ito. Ito po yung tinatawag na clutch pack disc sa forward at reverse. Ito pong mahaba ay reverse. Ito po ay reverse po ito. At ito namang itong maliit ay forward. Bali po sa loob niyan ay may disc po na tinatawag. Meron pong 8 disc dito sa loob at 8 disc din dito po sa kabila. So ayun, bubuksan namin para makita namin kung upod na ba o ubos na yung disc kung bakal sa bakal na ang pag-ikot. At bago po kami magbukas ng transmission, doon muna po tayo sa minor problem. Hindi po pabasta-basta magbubukas tayo ng transmission kung hindi muna natin, kailangan po na natin check upin yung electro bulb niya kung gumagana at titingnan din po natin kung malakas ang pressure niya. Kung malakas ba o mahina. At saka natin bubuksan ang transmission. Kasi po pag binuksan po natin ang transmission, ibig po sabihin nun ay major problem na po. Kailangan nang tingnan lahat yung clutch disc at mga seal po nitong mga clutch pack nito. So ayun po, ibubuksan na namin ito sa loob kung ubos na ba yung pinaka disc niya sa loob. Ayan, papakita ko po sa inyo kung manipis na o makapal pa. Ayan. Ito po. Ito, disc po ito.
Ito, naubos na, upod na to. Ito naman, halos ko na rin. Bakal to bakal na po. O ayun, kaya nagkamayroon ng problema sa forward. Halos lahat po, upod na. Punto, no? Itong clutch na to ay for reverse. Reverse po ito. So medyo okay pa naman po, pero papalitan na natin para isang trabaho na lang. Kasi kung isa lang yung papalitan at nagkasira ulit, doble trabaho. So lahat po papalitan na natin. So nag-init na rin kasi. Ayan po, medyo mainit na rin, nasunog na rin po itong disc na to. So yun. Hello, Grant. Hello. So yun po, hanggang dito muna po muna ang aking video at mayroon po akong part 2 nito na sa pag re-repair ng makina, sa pag-overhaul namin at isusunod ko po yun. So muli po, marami pong salamat sa walang sawan yung panonood ng video ko at sana po ay lagi po kayong naandyan. Lagi na para sumuporta sa akin at sa mga susunod kong video, sana po ay lagi kayo nakasubaybay. Muli po, maraming pong salamat sa inyong lahat.